So, what's up sa inyo mga kaipak? Mag-review tayo ngayon ng ZQ Extal. So mga kaipak, mag-shoutout muna tayo bago tayo magsimula. So, shoutout kay Ken De La Serna, shoutout kay Jero Vincent Santos, shoutout kay Rojan Cedric Salvadora, shoutout kay Binibining Camacho. Si Binibining Camacho mga kaipak, nag-edit siya ng Vector kung alam niyo yung ganong edit. Meron din siyang YouTube channel, check niyo na lang, tuturo din siya ng tutorial doon. And kung gusto niyong paggawa, comment lang kayo para mapansin niya kayo. So, shoutout kay Jericho Katad, shoutout kay Ryzen Marin, shoutout kay Shailu Pelandas, shoutout kay MJ Asuncion, shoutout kay Hershey Sebastian, shoutout kay Rionico Cortez, shoutout kay JB Mga Has Umalis, shoutout kay John Ray Luzica, shoutout kay Akok Doms, shoutout kay Jiro Santiago, shoutout kay Arvin De Asis, shoutout kay Stephanie K, shoutout kay Benedict Deginay, shoutout kay Gleon Jail. Di ko alam kung tama yung pagkakabigkas ko ng Jail or Jill ba yan? Basta shoutout sa'yo Gleon Jail. Shoutout kay Lian Juanillo. Di ko alam talaga kung paano bigkasin to mga pangalan nyo, pero itama nyo na lang ako sa comment below kung okay ba yung pagkabigkas ko ng pangalan or mali. So shoutout kay Gab Atienza, shoutout kay Rainel Cruz, shoutout sa Vape Time Jolo Sulu. Vape shop po siya, so supportahan nyo kung malapit po kayo sa lugar na to or alam nyo tong vape shop na to, so supportahan nyo sila. At ang muli, boss ko yung kay Vape Shop. Sa mga taga Valenzuela na nanonood sa akin, pumunta po kayo sa boss ko yung kay Vape Shop. Dito lang po yan sa Balangkas. Kung may free time kayo mga kaipak, dumalo kayo dun sa Vape Shop na sinabi ko. Kung nanonood man kayo, shoutout na rin sa inyo. Shoutout na rin sa iyo, boss ko yung kay Keep Safe and God Bless. More power sa Vape Shop. So bago ang lahat mga kaipak, please subscribe to my channel and click yun na rin yung bell para update kayo sa mga videos na nilalabas ko. So yung mga kaipak, pinadala tayo ng ZQ ng Extal para gawan ng video dito sa channel ko. So isang ipak muna para sa inyo mga kaipak. So mga kaipak, ito na yung pinaka-box ng ating ZQ Extal. So dito may kita nyo ZQ, yung brand name nila. And then yung device na meron tayo dito sa loob. And then dito sa gilid, meron siyang 520 mAh battery. And then 1.8 ml capacity, 1.2 nichrome, refillable pad. And sa baba na ito mga ipak, meron kayo may kita ang Extal 2 draw modes with better taste. So itong Extal mga ipak, na-research ko siya, ang pinakatawag talaga dito is Crystal. So dito sa kabila, merong ZQ brand name and Extal yung sa device. So dito sa likod, merong ZQ ulit and box contents, warning and manufacturer, QR code and barcode. Then dito sa gilid mga kaipak, meron silang social media account dyan. Instagram, Facebook, and website. Sa loob mga kaipak, meron kayong makikita agad na warranty card. And then user manual para sa Extal. So dito na tayo sa pinaka-device ng ZQ. Tinatawag nilang Crystal or Extal. So dito sa harapan, makikita nyo agad yung pinaka-nag-iisang pindutan ng device na to. And then kung mapapansin nyo mga kaipak, marami siyang corner dito. Bawat gilid 1, 2, 3, 4. And dito rin sa kabila, apat din. So bali 8 sila. So dito mayroong nakalagay na Extal. And then sa gilid, wala. Sa likod, ZQ brand name. And then sa gilid, di ko pa alam kung anong tawag dyan. And dito sa pinakailalim, ayan, dito yung saksakan natin ng charger or charger port. Android type po siya. So dito naman sa gilid, may kita kayong maliit na butas dyan. Airflow po yan, magkabilaan po silang meron. So ayan, napapansin nyo po, maliit lang po siya. So itong device na to mga ipak is pang MTL po talaga siya. So saktong sakto sa mga MTL user dyan. And dito sa loob mga ipak, andyan yung positive and negative
pin para sa cartridge. So dito sa isang box makakipak, isang replacement pad, dalawa, isang USB cable. So ito yun, ito yung isa. So yung isa neto kasi ginamit ko na, so nag-iisa na lang talaga siya. And then isang USB cable na may brand ng ZQ. So kung napapansin nyo mga kapak, ang sabi dito is dalawa yung replacement pad. So ito yun. So yung isa kasi neto ginamit ko, bale yung paggamit ko dito is hindi ko nagustuhan. So mamaya explain ko sa inyo kung bakit hindi ko siya nagustuhan. So ang ginagamit kong cartridge dito mga kapak, itong kasama dun sa box na binigyan nila sa akin, ay pinadala nila sa akin. So itong cartridge na to mga kapak, mesh coil. So ito yung pinaka nagustuhan ko sa binigay nilang extra na ito. So mamaya explain ko kung bakit ito ang ginagamit ko. So kung napapansin nyo mga kapak, napakaliit lang niya, and then yung coil niya sa loob is maliit lang din talaga. So dito makikita nyo ZQ 1.0 mesh coil. And dito, ayan, bukasan niya ng fill port yan. Dito nilalagay yung juice. So pag nilagyan siya ng juice mga kapak, hindi nyo na siya matatanggal. So kahit anong laglag nyo ng juice dyan, hindi siya tutulo. So ganun lang siya. Kung napapansin nyo ito mga kapak, ito yung lock nya. And then dito, lock din. Ito yung nagsisilbing lock dito sa device natin. So ayan, pag sinarado natin, tutunog siya. So ayun, tumunog din. And then ganun din sa pagtanggal. So safe na safe siya kahit anong galaw natin, hindi siya basa-basa matatanggal. And then pagbubuksan natin siya mga kapak, 5 times lang din po, 1, 2, 3, 4, 5. So ilaw na po siya ng kulay blue. And then ang battery niya mga kapak, pag nasa kulay green ang ilaw na ito mga kapak, nasa 100 to 60% po ang battery life niya. Pag nagkulay blue siya mga kapak, nasa 60 to 20% po ang natitirang battery niya. So pag nagkulay red siya mga kapak, 20 to 0, magbiblink na lang siya ng sunod-sunod. Ibig sabihin nun, wala na po siyang battery. So kailangan nyo na po siya i-charge. So tatlong kulay lang po yun mga kapak, hindi na po kayo malilito doon. So dito naman po tayo sa mga drone niya. So mga kapak, kung napapansin nyo, napipindot ko siya. Ibig sabihin, nasa button mode tayo. Kulay blue po yun. So pagpapalitan natin mga kapak, 3 times, 1, 2, 3. So nag-violet siya, ibig sabihin auto and button. Pwede natin siyang pindutin, at the same time pwede rin natin siyang ipakin ng hindi pinipindot. So 3 times ulit, 1, 2, 3, magiging auto draw naman siya. So ipakin mo na lang siya and hindi mo na siya kailangan pindutin para mahipak mo. So ganun lang siya mga kapak, and 3 times lang din kung gusto mong paulit-ulit ka ng mode. O 1, 2, 3, kulay blue naman po siya. So pwede mo na siyang pindutin para mahipak mo. So ganun lang po yung cycle niya mga kapak. Sa una nakakalito, pero sobrang dali lang po talaga niya mga kapak. Siguro dalawang araw kabisado mo na siya, or isang araw lang kung lagi mo siyang ginagamit. Sobrang dali lang. So ganun lang mga kapak. Balik tayo sa front cam natin para mapagbigay tayo ng pros and cons. So mga kapak, magbibigay na tayo ngayon ng pros and cons dito sa device na to. So sa cons muna tayo mga kapak. So ang cons ko dito mga kapak ay yung nichrome cartridge niya. So ito, ang gamit ko dito sa unit na to is yung mesh na kasama doon sa box na dinalan nila sa akin. So ayun, kung bakit hindi ko siya gusto, dahil namimili po siya ng juice. So yung favorite juice ko po na nilagay ko nung unang-una, hindi po siya sumaklo doon sa panlasa ko. So nung nagtry ako ng ibang juice, okay naman po siya. Inubos ko muna yung una ko nilagay. Hindi ko naman po sinabi na kung ayaw ko, ayawin nyo rin, di ba? So para sa akin lang. Syempre bilang reviewer mga kapak, honest tayo sa mga sinasabi natin. So isa sa mga pros sa atin mga kapak ay yung design niya. Ito, kung nakikita nyo, ang dami niyang corner dyan. At ibig sabihin na itong extal is crystal. So sumakto dun sa ginawa nila. So kaya siguro ganito yung corner niya, napakarami, ibig sabihin ng crystal. So isa pa sa mga pros natin mga kapak is yung pwede mo siyang hipakin na lang. Kung tatamad ka, pindutin na lang itong button, pwede mo siyang hipakin na lang diretso. Halimbawa nagsusulat kayo, or kung busy yung kamay nyo,
kukuha niya na lang, lalagay niyo na lang sa labi niyo, hihipakan niya na lang. So hindi niyo na kailangan pindutin pa. So isa pa sa mga pros natin diyan mga kaipak is yung gaan niya. So sakto-sakto to sa mga taong hindi nagbabag kasi susuksok mo na lang sa bulsa mo and kukuhain mo, hihipakan mo na lang. So overall naman mga kaipak is perfect. Okay naman siya. So sa device na ito mga kaipak, huwag na kayong umasang makakatikim kayo ng malakas ng usok. Kasi sa sobrang liit na ito mga kaipak, hindi niya kayang mag-produce ng sobrang lakas na usok. So isang ipakulit mga kaipak para sa inyo. So may katanungan pa kayo about dito sa device na ito and sa presyo niya. Ito po yung page nila, message nyo na lang po yung ZQ. At kung nakaabot ka dito sa video na ito mga kaipak, sa dulo-dulo, salamat sa pagsuporta mo. So ang ganda lang mga kaipak, please subscribe to my channel and click nyo na rin yung bell para update kayo sa mga videos na ilalabas ko. Like, share, comment. Kung nakaabot ka man dito sa video na ito, comment down below. At kung gusto mo ulit magpa-shoutout, comment down below. Para makita ko at malista ko. So ang ganda na lang mga kaipak, salamat sa panonood. Peace out.